Hello mga kahoy and welcome back to another video. And in today's video ay simula na ng Eastern Empire War ang topic natin. Ito ay mababasa sa chapter 1 ng volume 13. Meron pa mga preparations na ginawa patungkol sa may war. May mga i-cover din tayo. Pero hindi natin may i-cover lahat dahil masyadong tatagal. Kaya konti lang ang i-cover natin. Then diretso na agad tayo dahil mahaba-haba ang war na ito. Pero bago natin simulan ang video na ito, ay gusto ko munang pasalamatan ang sponsor ng ating video. Ito ay walang iba kung hindi ang Bilibili Comics. Pwede nyong i-click yung link sa may description na nakapin din sa may comment section para makapagbasa kayo ng high quality comics ng libre. At ngayon ay simulan na natin ang video. Marami kayong pwede i-expect na magandang pangyayari dito sa may Eastern Empire War na ito. Isa din itong event na ito sa nagpalakas sa mga subordinates ni Rimuru. Dito nag-evolve into a true demon lord ang kanyang mga patrons. At dito din siya nag-evolve papuntang viscous demonic draconic star god body na isang highest divine spirit na ultimate slime. Basically, ay dito siya naging similar or maybe even stronger sa mga true dragons. Kaya maganda talagang i-cover ito. Kagaya ng sinabi ko kanina ay hindi natin i-cover ang lahat ng mga ginawa nilang preparations. Pero magko-cover pa din tayo ng konti para lang magkaroon kayo ng idea. Talagang mahaba ang series natin na ito. Baka umabot tayo ng mga part 25 to part 30, mga ganong range. Dahil talagang matagal na nangyari ang Eastern Empire War. Siguro ay makakagawa tayo dito ng mga around 25 to 30 na videos. Ang chapter na ito ay pinamagatan na Shake and Consciousness. Isang buwan na ang nakakalipas matapos ang huling meeting ng mga executives. Nasa may control room itong si Rimuru at gamit ang kanyang skill na Argos ay minomonitor niya ang movements ng Eastern Empire. Nandito sila lagi sa control room na ito. Kasama niya si Benimaru. Si Benimaru ay kasama sa control room dahil si Benimaru ay ang kanilang great general. Tigabigay lamang si Benimaru ng orders pero meron pa rin siyang magiging laban at pag-uusapan din natin yon. Nagsasalitan sila sa pagbabantay sa may control room dahil kailangan ay nakamonitor talaga sila sa galaw ng forces ng Eastern Empire. Pero kailangan din nila na i-monitor ang kanilang mga sariling kalusugan para maayos sila pagdating ng laban. Although sila Rimuru, Feldor, at Ramiris ay hindi naman talaga kailangan matulog at hindi rin kailangan kumain, ay kailangan pa rin nila na hindi i-push masyado ang kanilang mga sarili. Syempre deserve din nila na mag-relax-relax paminsan-minsan. Excited sila Ramiris at Veldora na magsimula na ang gera. Pero isang buwan na ang nakakalipas ay hindi pa din gumagalaw ang Eastern Empire kaya medyo nababoard na sila dito. Bumalik na silang dalawa sa kanilang ginagawa na research at inotify na lang daw sila kapag meron ang nangyari kaya wala na sila dito ngayon. At ang natitira na lamang ay sina Benimaru, Sowei at ang dalawang secretaries ni Rimuru na sila Shion at Diablo. Nandito din pala si Geld. Kaso lang ay medyo nalulungkot si Rimuru dahil kinailangan ni Geld na ihinto ang project na ginagawa niya sa Eurasia niya, dahil nga kailangan siya dito. Gusto ni Rimuru na matapos na ito kasi ayaw niyang magalit si Frey sa kanya. Pero in the end, ay nasa kalaban talaga ang desisyon kung kailan magsisimula ang gera. Kasi nga hindi naman magfe-first move itong sila Rimuru. Hinihintay nila na Eastern Empire ang mag-first move para maging justified ang kanilang gagawin na paglaban. Akala nila, in 20 days or so, ay dadating na ang mga Imperial tanks dito sa may Tempest. Pero it turned out na mas mabagal pala ang movement ng Empire. Sadyang binabagalan nila ang paggalaw ng kanilang mga magic tanks para ipakita kung gaano ito ka-majestic. Kita sila ni Rimuru gamit ang skill niya na Argos. Marami pa sa mga soldiers ng Tempest ang hindi pa nakakakita ng magic tanks. Malalaki ang mga ito, kaya para sa mga walang alam dito, ipagkakamalan nila itong mga demons. Naturally, ay matatakot ang mga monsters sa mga malalaking kalaban. Pati ang mga sub-A level na mga monsters na nakatira sa may forest ay nag-alisan sa kanilang mga tirahan dahil sa nakita nila mga magic tanks ng Imperial Army na naghahanda na lumusob sa may Tempest. Sa ngayon ay nakapasok na sa border ng Jura ang force ng Eastern Empire. Hindi ito pwede dahil hindi ito sang-ayon sa international law na ni-laid down ng Western Council. Pero hindi ito sinunod ng Eastern Empire.
pinaliwala lamang nila ang law na ito. Kaya ngayon ay pwede na magsimula ang laban dahil pinasok na nila ang territory ng Demon Lord na si Rimuru. Actually, ay pwede gamitin ito ni Rimuru na reason para mag-launch ng isang surprise attack. Pero sabi ni Rimuru, sa tingin niya daw, subukan muna nila na makipag-usap. Mukhang ang balak daw gawin ng Eastern Empire ay ang pasukuin ng Tempest para wala nang maganap na gera. Then umimik si Benimaru. Sabi ni Benimaru, sa tingin niya daw ay naive ang Empire. Pero maging ang Tempest naman daw ay hindi pa rin talaga fully prepared. Since magkakaroon naman daw ng showdown afterwards ay hindi na nila kailangan na mag-sneak attack. Then natapos na ang kanilang matagal na paghihintay. Naglatag na ng kanilang formation ang Eastern Empire. Matalino din daw ang Empire. Mukhang wala daw itong balak na lumaban ng patas simula pa lamang nung una. Maliban sa mga magic tanks ay meron ding mga infantry squads or mga foot soldiers na nagmamarcha papunta sa May Forest. Ang total number daw ng pumunta dito sa May Forest ay about 70% ng full strength ng Empire. Ito ay binubuo ng 700,000 na Imperial Soldiers. Ito daw ay ang main force ng Empire. Mukhang ang balak nitong unang gawin ay isuppress ang Dwarven Legion dahil ayaw nilang atakihin naman sila ng Dwargon sa likod habang inaatake nila ang Tempest. Again, ay gusto ko lang ipakilala ang Bilibili Comics. Ano ba yan, Senpai? Maganda ba yan? Ano bang meron dyan? Sa Bilibili Comics, pwede ka makapagbasa ng mga gusto mong manhwa. Meron ditong romance, teen, BL, fantasy, mystery, harem, suspense, comedy, at marami pang iba. Wala kang kailangan bayaran. Daily sila nag-a-update at mabilis sila mag-release para wala kang mamiss na episode. Talagang pwede mong ma-enjoy ang high-quality comics. Pwede ka din magbasa kahit saan gamit ang Bilibili Comics app. Ang Bilibili Comics pwedeng ma-enjoy ng lahat. Meron din sila mga exclusive na manhwa na ang ibig sabihin ay sa Bilibili Comics mo lang mababasa. Ang isa sa mga halimbawa ay ang Heaven Official's Blessing. Now let's get back into the video. Mabagal ang paggalaw ng kanilang mga magical tanks para maipakita kung gaano sila ka-majestic. Pero hindi lamang yun ang dahilan. Meron pang isa. At mas importante ang dahilan na ito. Hinihintay nilang ma-fully assemble ang kanilang infantry squad sa likod ng kanilang malalaking magical tanks. Basically, ay kinocover nito ang kanilang mga foot soldiers. So ngayon nga ay gumagalaw na ang Eastern Empire. At since nasa loob na sila ng border ng Tempest, pwede na sila Rimuru na umatake. At marami daw silang pwedeng i-take advantage dito, sabi ni Benimaru. Sumagot naman si Diablo. Sabi ni Diablo, tama daw si Benimaru. At everything is under control na daw ng kanilang lord na si Rimuru. Sabi ni Rimuru, mukhang na-underestimate daw ng dalawang side ang isa't isa. Na-underestimate kasi ng Eastern Empire ang Tempest. Pero na-underestimate din naman ng Tempest ang Eastern Empire. Inakala ni Rimuru na hindi ganun ka-threatening yung infantry squad ng Empire. Pero tsaka niya nalang na-realize na medyo skilled ang lahat ng mga foot soldiers na ito. Nag-camped ang mga ito sa isang lugar na 30 kilometers away sa capital ng Tempest na Rimuru. Dun sila nagtayo ng kanilang mga command post. Ang info na ito ay galing kay Zoe. At ganito din ang info na in-report naman ni Moss. Ang info na galing dito ay merong impeccable na accuracy. Gamit din ni Rimuru ang kanyang Argos para naman sa reinforcement para makita niya kung kulang ba yung force na ipapadala nila. Sabi ni Rimuru ay medyo weird daw dahil sobrang lapit na nga ng mga ito sa May Tempest. Pero ni isa sa dalawang side hindi pa din nagsisimula ng gera. Pero sumagot naman si Benimaru dito. Sabi ni Benimaru, in-underestimate daw kasi masyado ng Eastern Empire ang Tempest. Inakala daw ng Empire na hindi pa alam ng Tempest na naandun na ang mga forces nila. Akala nila ay walang kamuang-muang ang Tempest sa ginawa nilang preparations. Sumang-ayon naman si Diablo dito. Sabi ni Diablo, tama daw si Benimaru. Actually, magandang distance na daw ang 30 kilometers. Malayo na daw ito. Kung magic daw ang ginamit pang monitor ay hindi na daw ito accurately na maimomonitor dahil sa paglayo ng distance ay pagbaba din ng accuracy kapag ang gamit ay magic. So okay na daw yung distance at combining the magic na ginamit ng Eastern Empire para i-unleash ang interference aakalain talaga nila na safe zone na ang kanilang pinagtayuan ng kanilang mga command post. Kung tutuusin ay safe na dapat yung ginawa na yun ng Empire pero hindi yun basta-basta uubra sa kalaban nila kasi ito nga ay ang Tempest. At sabi ni Diablo ay kulang pa daw ang ginawang preparations ng mga ito. Nawala naman ang pag-aalala ni Rimuru dahil sa narinig niya sa dalawa niyang kasama. Prepared na din ang Tempest. Ang kailangan na lang nilang alamin ay kung gaano kalakas
madalas itong kanilang mga kalaban. So tinanong ni Rimuru si Zowei about dito. And emphasize ni Zowei na extremely threatening daw ang kanilang kalaban. Kaya sabi ni Rimuru ay mukhang kakailanganin daw nila na i-revisit ang kanilang operational plan. Ang average evaluation daw sa mga humans na ito ay B grade. Sa upper echelon naman ay marami ding above A rank. At ang lower echelon naman ay hindi bababa ng C+. Kahit na i-compare daw ang mga ito sa knights ng western countries ay malalakas daw talaga itong mga pinadala ng Eastern Empire. However, in this world ay it's more about the quality at hindi quantity when it comes to combat. Malakas na daw ang B- grade pag nagsama-sama ito. Pero minsan daw ay kahit na mag-isa lang basta A- naman ay mas malakas pa din ito compared dun sa may pinagsama-sama na forces. Basta may isang malakas na individual kahit na gaano pa karami ang kalaban ay hindi ito obra. Hindi pa din nila mai-evaluate ng 100% ang strength ng kanilang kalaban. Tinanong ni Rimuru kung wala bang mga dinukot lang sa 700,000 na ito. Sabi naman ni Zowei ay wala daw. Lahat daw ng mga ito originally ay mga professional soldiers talaga. Ang mga ito ay well-trained at merong high quality na weapons at defenses coupled with their tactics na mas malakas pa sa mga nasa Western powers. Eh kahit maging si Benimaru daw at ang kanyang Black Flame Jail ay maaaring hindi gumana sa mga ito dahil sa kanilang magic defenses. Sabi din ni Zowei ay nag-a-unleash daw ang legion na ito ng magic from time to time. Compared sa standard ay very high daw itong mga ina-unleash ng legion na ito. At ang bawat combat power daw ng isang team nila ay equivalent to A rank. At dito na muna natin tatapusin ang video na ito. This video is brought to you by Bilibili Comics. Again, ay gusto ko lang magpasalamat sa Bilibili Comics for sponsoring this video. Kaya guys, tulungan nyo ako at i-click nyo yung link sa my description para mas maging mabilis ang ating mga upload. Thank you nga pala uli sa mga members ng channel. Maraming salamat guys sa inyong patuloy na pagsuporta. Malaking tulong din yan sa akin. Once again, thank you as always and I'll see you guys in the next video.